Taas na naman ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. Sunod na rin kaya dyan ang pag-oobliga ulit na mag-face mask sa labas? Magbabalita si JC Cosico. Mahigit 2 linggo na mula ng payagan ang hindi pagkasuot na face mask sa outdoors. At ngayon, 13 sa 17 LGU sa Metro Manila ang inilagay sa moderate risk dahil sa COVID-19. Nakitaan din Health Department na pagtaas sa hospital admission sa Caloocan, Malabon, Navotas, pati na Pasig, Muntinlupa at Makati. Pero sabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, hindi lang dahil sa optional outdoor masking kaya tumataas ang COVID-19 cases. The cases are expected to increase. It's not just because of the masking policy outdoors, but also because of the mobility of the population and the opening up of other sectors. Hirit naman ang Private Hospital Association of the Philippines, ibalik na lang ang face mask mandate sa outdoor setting. Masyado raw kasing nakampante ang publiko. For us, mga medical workers, ay kung maaari po, siguro ibalik muna natin yung mandato na mag-wear ng face mask. Lalo na kahit po nasa labas, no? Dahil nakikita naman po natin itong pagdami ulit ng cases. Pero sabi ng DOH, may mga kondisyon bago nila i-rekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos at sa IATF ang muling paggamit ng face mask sa labas. Kapag ka tumataas na yung severe and critical to that level which is already critical for us, at saka kapag ang admissions ay tumaas na. So pag nakita natin ang areas, nakikitaan na natin as a region, lumalakpas na sila more than 50% to 60%. That's the time that the threshold will we will reach that threshold and we need to recommend to the President additional measures to prevent transmission. At kung ibabalik daw yan, epektibo yan sa buong bansa. Kaya ang payo ng DOH sa mga magpa-party ngayong Pasko, marami pa rin pong vulnerable sa atin, lalong-lalo na ang ating mga nakakatanda. So tayo po sana ay magdoble ng pag-iingat. Para sa 1PH, JC Cosico, News 5.